Sir, nasa linya si Dan. Dan, Dan, Dan. Okay, Dan from Barangay Fatima. Dan, good morning. Hello, good morning. Oh, yan. Kumusta si Dan ngayong Tuesday morning? Okay naman, pagod, pagod lang. Pagod? Bakit? Nagkatrabaho ba si Dan? Opo, nagkatrabaho pa. Oh, yan. Ilang taon na ba si Dan? 21 pa. 21 pa, going to 22, no? Alright, Dan. Okay, ano bang hugot mo ngayon, Dan? Yung hugot ko po ngayon is, should I trust him? Kasi nga, diba, may kailasyon po ako ngayon. Tapos, paminsan lang po siya kung magparamdam. Pero pag magsasama kami, pag we've been together, masaya naman. Parang sulit na sulit. Parang wala naman akong napapansin na parang may third party. Eh, it's just, paminsan lang talaga siya kung magparamdam. Pero, yun, sabi niya, busy lang daw siya, palaging busy. Pero, should I trust him? Ah. Dan, may tanong lang ako. Gaano ba kadalas yung minsan? Ano? Gaano ba kadalas yung minsan na pagpaparamdam sa iyo ni karelasyon? May time po yung parang sa isang araw wala talaga. Wala talaga. Mag-text siya ng 7, mag-reply ng 10. Hoy. Ngayon, Dan. Ano bang status ng, sabi mo kasi may karelasyon ka, pero ano bang total score, ano bang total status ng relasyon ninyo? Exclusive kayo na kayo talaga or, you know, may mga relasyon kasi na see you when I see you, mga ganong status ng relasyon. Ano bang definition ng relasyon ninyo? Parang ano, ganun, see you when I see you. See you when I see you. Dan, gano'n na ba katagal yung relasyon ninyo? Bago pa po kami mag 2 months na po kami. Sobra 1 month na po kami. Ito bang relasyon ninyo, Dan, is open na relasyon? Hayag sa publiko, alam ng mga kaibigan ninyo, alam ng pamilya ninyo yung ang friend, relasyon na ito? Yung friends lang po namin. Friends lang. And when you say friends, siyempre yung sa circle lang ninyo. Yung close friends. Close friends. Ibig sabihin niyan, Dan, yung ibang mga friends nung hindi ko lang mag-guess na, nung karelasyon mo, alam ba nung mga friends nung karelasyon mo na into relationship sa sayo? Or yung pag pinag-usapan nating friends, yung set common friends lang talaga ninyo? Friend mo and friend niya? Yung friend, yung nakakalam yun. Close friends niya at saka close friends ko rin po. Ah, yeah. And so, common friends, yeah. No? Apo. Oh, yan. Sige. Adan, may nagtatanong lang rito, ano? Yung karelasyon mo ba is also a guy? Hindi po. So, girl. So, girl ang pinag-usapan natin dito? Hindi rin po. Bisexual? Bi? Ano ba? Gay or gay? Hindi rin po. Bagay ba to? Tao? Ano? Two words. Joke lang. Bisexual. Bisexual. Okay. Bi ba na... Senta. Ano ba? Bi ba na babae o bi na lalaki? O, yun. Bi na lalaki po. Bi na lalaki. So, of course, define may bi, may gay, di ba? May homosexual, yes. Pero all in all is all we all are, di ba? Yeah, exactly. Oh, sige. So, yun ang sitwasyon mo ngayon, Dan, no? For 3 months, ganun ang relasyon nyo. Okay. See you when I see you. Pero kapag magkasama naman kayo, sulit naman yung panahon, masaya naman kayo dalawa. Oo, yung parang pag nagsama kami, wala nang bukas. Wala nang bukas. Talagang ano, ha? Sinasagad yung bawat minuto ng pagsasama ninyo ng sagad, Ninanamnam diba? Yung ninanamnam. Dan, dagdag tanong ko lang, ha?
Dagdag tanong ko lang, Dan, bakit ba itong relasyon ninyo eh hindi gaanong lantaran sa publiko na yung mga close friends nyo lang yung may alam? Siguro kasi gusto niya yung gusto namin both private, yung parang walang nakakaalam, yung kami-kami lang. Mm-hmm. Sige. Kasi ayaw niya nang expose to public. Well, siguro kung simulan natin ang pagtalakay natin mga kabrigada, bukas na ating text line 0999-859-2047 and of course 0915-625-3310 sa ating mga kabrigada, tulungan natin si Dan. Eh siguro doon sa problema ni Dan, ang kasagutan eh doon nandin sa problema. Yes. Diba? Sinasabi kasi ni Dan na yung gusto nilang set up ng relasyon nila is private. Yes. So most likely ganun din ang scheme nung kanyang karelasyon. Kung bakit si Yuwin ay si Yo, kasi ayaw nga nilang lantaran. Or alam mo, nowadays, napansin ko lang, akala ko din kasi before Sir John, mga kabrigada, na ang relationship dapat talaga, ayan na parang every minute, every hour, mag-text-text. Facebook ganun. Agad. Yes, ganun. Or di kaya text, tawag. Pero meron din pala mga relationship na nag-work kahit pa sa isang araw, tatlong messages lang. For as long as pag nakikita kayo, bawi naman. Tsaka ang importante lang, huwag mo kalimutan kamustahin yung araw ng partner. Tsaka feeling ko dapat itong si Dan, mas masaya siya na sa personal, okay sila. Kasi naman sa text lang sila okay, then pagpunta ng personal, wala. Di ba mas mahirap yun? Tsaka may mga na-realize ko lang din na may mga tao talaga na hindi mahilig magte-text. Di ba may mga, si Sir John, example na lang. Hindi. Wala naman sila masyadong messages. O, si Ate Jessa pa, hindi naman sila masyadong nagte-text talaga sa mga karelasyon nila or sa loved ones nila. Basta as long as naipapakita nila ng personal, aba, di ba mas okay yun sa pakiramdam? Yan. Yung sa tanong ni Dan na dapat ba siyang magtiwala, ako dapat, total, 2 months pa lang naman, napaka, kumbaga, ano pa yan eh, parang knowing each other pa kayo sa stage na yan, Dan, no? 2 months, tapos, siguro, total, sinabi mo naman kanina na busy lang siya sa work. Kung wala ka namang nafe-feel na, feeling ko talaga there's someone na umaali-aligid na hindi ko maging mapanatag yung loob mo at bigay mo yung trust mo. Pero kung talagang nafe-feel mo na there's someone na talaga namang umaagaw eksena sa inyong relasyon, abay dapat mo siguro i-confront yung inyong akarelasyon. Yes. Kasi hindi pwede na ikaw, hindi mo alam na meron parang ganyan, tapos yung isa, abay, nag-i-enjoy din naman, di ba? So, ang pangit-pangit na setup na ganyan. So, if I were you, Dan, clear things right sa iyong kapartner para naman ikaw, magbigyan ka ng peace of mind. At syempre, makatulog ka na sa gabi na walang anumang problema na, kinakaharap. So, kaugnay dun sa tanong na nasasagot ni Ate Jessa, oo. For me, kasi pag pumasok ka na relasyon, it's a risk. So, nandiyan na, kasali na dyan yung pag-risk mo na pagtiwala, masaktan ka man o hindi. Yes. Ang importante, sumugal kang magtiwala. Kasi, na-realize ko, we're too afraid to get hurt. Lahat tayo, masyadong tayong takot masaktan. When in reality, we can always deal with it. Paano natin harapin yung pain? Siyempre, though mahirap, it's always easier said than done. Pero, the best thing to do to deal with pain is aside from, siguro dalawang bagay lang. Pwede mo siyang i-injure or pwede you learn from it. Or pwedeng, Dan, I would suggest na kausapin mo yung karelasyon mo. Pwede naman manatiling secret yung relasyon ninyo. Pwede naman manatiling privado, unexclusive yung relasyon ninyo. Pero pwede mo naman magkaroon ng mga considerations na pag pinag-usapan ng mga text messages, yung hi hello na yan, pwede magkaroon ng kasunduan. Pwede man lang kahit na i-text mo ako, okay, mag-text-text tayo, kumain ka na ba, kumusta ka na, di ba? Not necessarily, kung talagang impossible for sa partner mo na mag-meet kayo daily o araw-araw magkikita kayo, everyday magkikita kayo, kung impossible talaga sa kanya, at least naman kung ang issue sa'yo, yung usapin ng kumusta man lang, mag-text man lang, sa tingin ko pwede magkaroon ng win-win solution dyan Pwede magkaroon ng compromise dyan Di ba? Lang naman mag-text ka sa akin na, ano bang tawagin nyo, Dan, kumain ka na ba, di ba? Tsaka minsan siguro, Dan, yung ka-relationship mo is inaisip niya na okay lang din pala na hindi mag-text kasi wala ka rin namang sinasabi sa kanya. Baka ang akala niya rin na okay sa isip niya, okay lang din sa'yo na, okay lang naman din kasi hindi rin naman siya nagte-text. Kasi nga, natatakot ka din sigurong mauna kasi baka nasa isip mo na baka feeling niya ako'y naghahabol or ganito. Tsaka you share the same sentiments na siya din pala, ito yung problema na naghihintayan kayo. Kaya nga talaga, the proper thing to do is you talk and you compromise para naman alam ninyo. Sa mga previous ko na relationship, talagang sinasabi ng lalaki na
dapat magsabi ka kung ano yung nararamdaman kasi hindi ako manghuhula, nahuhulaan ko yung mga gestures mo Dan or sa'yo, Dan, ano? So dapat maging open ka rin sa kanya and maging honest ka kung ano mo yung ginagawa mo or yeah, mga ginagawa for the rest of your day or ano din, parang ikaw din, parang ikaw na lang din siguro mag-initiate na kamusta ka na? Pero nag-text ko si Dan, di ba Dan, nag-text ka Dan? Oo. Kaya lang, Monday ka mag-text, matatanggap mo, the following Monday pa ulit ang reply. Oh, grabe naman! Tagal daw mag-reply eh. Pero ba't busy naman talaga? Oh, ako, meron akong ano, meron akong... Pero, posibleng busy yan? Ako, sir, naniniwala ako na ano, may ganun ka busy. Oh. Tanggap mo na ngayon, ha? Tanggap mo na kayong realidad na meron talaga mag-text ka after 5 hours pa, ha? Oo, oh, yan, dati talaga, akala ko may map. Pero ano... Okay na ba kayo? Ay, hindi. You meet different people. Ano, pero kami were friends. Pero yung gano'n naman. Ito yung parang na-realize ko talaga minsan kasi may mga tao talaga na akala mo hindi nag-i-exist, gito ka busy. Pero when you try to ano get to know them more, ma-realize mo, oh nga, sobrang busy, gito, ganyan. Pero syempre, we understand naman your sentiment. Ako, I understand nyo. Kasi sometimes what keeps the spark is yung mga pakilig-kilig na text, di ba? Na kahit hindi man oras-oras, minuminuto, yung kamustahan lang. That's what keeps the spark. Pero Dan, ano bang status nitong karelasyon mo? Ano bang disposisyon niya sa buhay? Is he working or estudyante? He's working. Okay, pero yung ang job niya ba is 8 to 5 job, regular? Or pasan niya ang problema ng Pilipinas kaya hindi siya maka ganun ka busy, no? Oo. So, regular yung trabaho. Regular. 8 to 5. Yeah. Pero yung rason niya palagi pag delayed yung text back niya sa iyo is busy lang talaga siya. Oo, kasi kapag magkasama kami, parang wala namang something na kahinahinala sa mga gestures niya. Hindi, kasi baka blind ka lang din, you know? Sometimes kasi... Magaling magtago, diba? Yeah, may mga tao magaling magtago. So, minsan, tayo mismo, tinatakpan natin yung problema. Pag magkasama natin, nirarationalize na natin ang sitwasyon na, well, at least magkasama kami ngayon. Well, at least kailangan naming, you know, instead of yung isipin ko is yung mga lapses niya, talaga iububuhos ko na lamang yung attention ko sa maikling panahon na magkasama kami. Well, that's defense mechanism ng tao yan. Rationalization na lang yan yun. Nansang gayon, ma-appreciate niya yung sitwasyon. Pero, you know, baka lang, Dan, blinded ka rin sa sitwasyon na sa problema talaga ng relasyon ninyo. Pwede rin ganun. Kasi talaga pag in love ka, di ba? Kung ano yung mga mali, nagiging tama. Kung ano yung mga pangit, nagiging maganda. Oh, eto na lang. You set rules na lang kaya sa relationship nyo. Yun na lang siguro yung win-win solution na maibabahagi ko. Dan sa'yo, no? You set rules. Pag ganito, dapat time to for text. Pag ganito, ganyan. Kung hindi mo magagawa, syempre mag-explain ka, gato ganyan. So dapat hindi na mauulit. So mga ganyan, pwede naman siguro may mga relationship na nag-work kung may rules. Pero meron din naman na kahit walang rules, naging okay naman. Ito Dan, malamang marami sa ating mga kabrigada kasi nagtatanong, ha? No pun intended sa mga kabrigada natin na ganyan ang setup ng relasyon. Usually kasi pag same sex ang relationship, ang prejudice is lumalapit lang ang lalaki sa ganun dahil may pangangailangan. Mm-hmm. No? Let me be bold to ask you, Dan. Pag nagkikita ba kayo, ikaw pinag-uusapan ba rin pa ninyo ang pera? May hinihingi? Nagkikita lang ba kayo pag may kailangan siya? Wala. Give and take kami yung pag-seldo niya. I treat him. Nice. Oh, kung ganun. Kasi, tinatanong ko yun, kasi malamang marami sa ating mga kabrigada ang nasa isip na ganun din. Baka naman siguro lalapit lang sa'yo dahil may kailangan. Yeah. Diba? Normal naman na, ano yan, normal naman na reaction. Pero mas mabuti na lang malaman natin kay Dan na yung talagang sitwasyon nila, hindi pinag-uusapan ng material, hindi pinag-uusapan ng pera. Yun. Dan, di ba sabi mo kanina, wala ka namang anything kahinahinalang nararamdaman. But the mere fact na tumawag ka dito para itanong sa amin kung dapat ka bang magtiwala sa kanya, kahit o paano may paghihinala na yon. So, to kill that doubt, you talk to your partner, you ask him kung gaano ka ba talaga ka-busy sa isang araw. Make me understand kung sobrang busy ka ba talaga na minsan, ang text kong 7, reply kang
8 ng gabi o 10 na ng umaga, mga ganun. Para naman alam mo or para naman maliwanagan siya na ay, naku, nagiging problema na pala sa kanya to, I should change my habit. Kasi baka nasanay siya na walang ka-text, diba? Kasi bago pa nga lang kayo. So, kailangan niyang ma-enlighten na, hello, I have a partner, kailangan kito paano, mag-show din ako ng care ko, ganun. Mm-hmm. Yes, ah, text! Pwede, o oh, eto! Ah, say, sorry, kasi Dad, go. Kasi walang update, kasi yung parang mag-text lang siya kung gusto niya, tapos hindi lang siya magre-reply pag hindi niya gusto. Ay, hindi niya feel. Ah. Eh, pansin ko nga, sa mga relationship nowadays, essential talaga yung mag-update na kahit pa hindi tayo magka-text, basta balitaan mo lang ako na nakain na ako, dito pala ako, may meeting ako. Kasi as part, kung may partner ka, talaga namang makakampante ka kung alam mo kung ano yung ginagawa ako, nasaan man yung partner mo. Next. Oh, eto. Hi, Dan! Good morning, mga kabrigada at sa'yo mga host. Siyempre, Dan, try mo kaya maghanap o magmahal ng babae yung karapat dapat mong mahalin at siyempre, mamahalin ka ng buo kesa dyan sa kapartner mo. Eto pa, texture 410. Kung hindi ka na binibigyan ng halaga, Dan, abay awat na. You save yourself sa mga panluloko o di kayo panggagamit ng isang tao. Eto, last from texture 9132. Dan, iiyak mo lang yan. At syempre, makakatuloy yung mga iyak host agad. Dyan. Iyak agad. Iyak mo lang. Makakatuloy yung mga host dyan para bigyang linaw yung sitwasyon. Gusto ko marinig, ayun na, nag-advise na si Brigada Mika at si Johanna. Pero ato, with your respect dun sa unang texter natin, ha? Okay. Hindi pinag-uusapan at hindi issue rito yung sexualidad ng tao. Kung babae man o lalaki, kasi meron namang babae nga karelasyon mo, hindi rin naman nagtitext o hindi rin naman nagpaparandam. So, ang common denominator ng issue dito is yung respect and love dun sa karelasyon mo, whether babae man o lalaki, o same-sex man ang relasyon. Yeah. Meron akong kakilala na mag... Para kasi walang care pag hindi nag-update or nag-text na, hey, kain muna ako ha, or hey, mag-video muna ako, punta ako na gawin ko ganyan, hindi ako maka-text, mangaya pa. Parang, para pa nagka-relasyon kayong dalawa, hindi mo lang alam kung ano nangyayari sa buhay niya. Baka nasagasaan na ng trend, wala naman trend dito sa Jensan. Tsaka ano kasi minsan ang ugat ng pagiging paranoid at ng overthinking is yung ganito, nagbinibigyan kanya ng oras para magduda, para mag-isip, hindi para makampante, di ba? Nako, at eto ha, pinakagusto ko tong advice. Sige. Morning, Brigada Dan. Sa assessment ko sa sitwasyon mo, bitawan mo na kasi parang hindi interesado sa'yo. So if I were you, hanap ka na lang ng iba. Pwede rin. Kung hindi interesado, pero kung meron namang interesado pero, naman, then go. Pag-usapan nyo na lang muna para naman alam mo, di ba, anong side niya. Pero after yung napag-usapan, kung walang pagbabago, dun muna i-assess kung ano, is this worth fighting for? Yan. Kasi, syempre, you should know your self-worth, di ba, na I deserve better, I deserve to be treated this way. Kaya kahit pa napag-usapan namin, wala eh, so ayoko na, I deserve better, ganun. Dan, para makasigurado ka, Dan, pumunta ka ng branch ng Brigada Pharmacy dyan sa Barangay Fatima, bumili ka ng Curamed Herbal Capsule. Nakakatulong yan, Dan, sa pag-ano ng memory natin at ng enhance ng kaisipan natin, nang sa gawin makaisip tayo ng magandang solusyon sa ating problema. Ayun. Dan, maraming salamat, ha? Maraming ayan, and good luck sa love life. Balitaan mo kami kung anong update. Oh, ayan. Sa mga kahataon natin na mayroong mga hugot lang sa tanong hinggil sa pag-ibig o kaya problema sa buhay-buhay, gusto nyo pag-usapan natin? Text na 0999-859-2047, 0915-625-3310. And of course, mga kabrigada, tayong hugot segment ihatid sa atin ng Brigada Pharmacy! Brigada Pharmacy, sigurado ka! Rito! At syempre, mga kabrigada, huwag kayong alis, magbabalik pa ang Morning Hataw!